Nang mapansin naman ni Gamong ang mga nangyayari, doon na sila nagsagawa ng paraan para kumprontahin ang mga nilalang. Inaasahan na din nila noong mapapalaban sila, lalo pat sa bawat araw na dumaraan, unti-unti nilang nararamdaman ang paglapit ng presensya ng mga ito. Sa puntong yan, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang mga nakaraan noong kabataan niya pa. Habang nagpapagaling siya ng sugat sa kanyang binti, doon nila napag-usapan ng kanyang mga kasama ang tungkol sa datong sinambit ng bangkilan. Bagaman hindi siya sigurado kung ano ang nilalang na yon, malakas ang kanyang kutob na yon ang dato ng mga amalanhig na bigong matagpuan ng kanyang ama noong mga panahong nabubuhay pa ito. Ang ipinagtataka niya lang, bakit may kakayahan yung pamunuan ang iilang lahi ng mga aswang? Naniniwala siya na kahit makapangyarihan ang mga amalanhig, hindi ito basta-bastang makakapagbigay ng utos sa mga matataas na uri ng aswang na hindi dumaraan sa pagtutuos. Isang gabi, matapos ang kanilang gawain sa lupain ng kaibigan niya, minabuti nilang bumisita sa tahanan nito para makipag-usap. Medyo nag-aalala din kasi noon si Gamong sa kalagayan nito, lalo pat wala yung kaide-ideya sa mga nangyayari. Pagpasok nila sa loob ng bahay ng kaibigan niya, nadatnan nila yung nagliligpit ng mga bagay na kanilang ginamit sa panghapunan. Nang masipat naman ito ang kanilang pagdating, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "O Gamong, mabuti naman at napadalaw kayo. Magiinuman ba tayo?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa sa nais niyang mangyari. Pagtitigan nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman siya doong sumagot ng, "Mamaya na tayo magsaya. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi naligtas ang ating lugar. Sa mga susunod na araw, merong panganib na babalot dito. Mag-iingat kayo. Hanggat maaari, iwasan yung lumabas ng disoras." Dahil sa kanyang sinabi, natahimik lang naman ang kaibigan niyang yon habang malalim itong nag-iisip. Para maalis ang pag-aalala nito, kumuha yon ng dalawang bote ng alak para inumin nilang lahat. Hindi naman noon nakatanggi si Gamong gawa ng nakasanayan na niyang paunlakan ang nais nito, pagpapakita ng kanyang kabutihang loob dahil sa ginawa nitong pagkupkup sa kanya noong mga panahong walang wala pa siya. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman, naging maayos naman ang lahat. Pansamantala din muna nilang isinantabi ang kanilang mga problema nang sa gayoy maging masaya ang kanilang pagtitipon. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang pag-iinuman, halos lahat na sila noon lasing na. Si Gamong noon, panay na ang pagngisi sa kanyang mga kasama kahit wala namang nakakatawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong kasiyahan, dahan-dahan namang nagbago ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Nang buksan kasi ng kasama niyang mandirigma ang tungkol sa nalalapit na panganib, doon na rin nagseryoso ang lahat ng kanyang mga kapatid. Ayon dito, kung hindi nila mapipigilan ang nagbabadyang labanan sa baryo, mas mainam kung sasalubungin na lamang nila ito. Dagdag pa nito na, hindi na nila yun maaaring iwasan pa sa kadahilan ng kahit anong gawin nila, darating at darating ang panahong yun. Malakas din ang kutob nito na lahat ng mga pangyayaring pinagdaanan nila ay hindi lang nagkataon. Maaaring may pakay sa kanila ang dato kung bakit paulit-ulit sila nitong inaatake. Hindi rin isinantabi ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga armas na kanilang sinamsam ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maiwasang mapaisip ni Gamong.
Para sa kanya, may kabuluhan ang mga haka-haka nito, lalo pat hindi rin naman pangkaraniwan ang mga armas na kanilang nakuha. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang natahimik ang kanyang mga kasama matapos siya nitong marinig na magwika ng: "May punto yung sinabi mo. Bukas na bukas rin, kinakailangan nating masiyasat ang lahat ng armas na ating itinago. Gumawa rin kayo ng hiwalay na grupo na siyang maglilibot sa hangganan ng baryo. Pagigihan niyo ang pagbabantay, mga kapatid, sapagkat nararamdaman ko, hindi magiging madali ang sitwasyong ito." Nang marinig naman ang kanyang mga kasama ang sinabi niya, lahat ito ay hindi maiwasang mapaisip. Para sa kanila, totoo ang mga bagay na sinasabi niya, gawa ng marami na silang pinagdaanan buhat sa pag-usbong ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang inuman, doon rin nila tinalakay ang tungkol sa mga pamamaraan ng kinakailangan nilang gawin upang walang mga inosenteng tao ang madamay. Nag-isip din sila ng depensa ng mga tahanan nito nang sa gayoy hindi yun basta-bastang mapasok ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy namang nagbabantay ang kanyang mga kapatid sa kanilang lugar. Ang grupo naman niya noong binubuo ng mga matatandang mandirigma, itinoon ang kanilang mga wisyo sa pananaliksik ng mga nasamsam nilang mahihiwagang gamit. Habang binubuklat ni Gamong isa-isa ang mga ito, meron siya doong nasilayang isang maliit na libro na merong simbolo ng bungo sa unahan nitong bahagi. Pagbuklat niya rito, doon tumambad sa kanya ang detalyadong bawat parte ng tao na parabang tumutukoy yon kung papaano makalikha ng isang nilalang na mas mataas ang antas kung ikukumpara sa lahat ng uri ng mga nilalang. Ayon kay Gamong, binubuo ang mga larawang yon ng mga pinagtagpi-tagping bahagi ng katawan ng mga diwata at mga elemento. Napag-alaman rin niyang walang kaluluwa ang nilalang kapag nabuo na ito, kung kaya't malakas ang kanyang kutob na merong binabalak ang dato ng mga amalanhig na lumipat sa katawan na yon. Alam niyang imposibleng mangyari ang ganoong bagay, ngunit yun lamang ang naiisip niyang punto kung bakit bubuuin ito. Bagaman kabilang ang libro sa kanyang mga pinaghihinala ang pakay ng dato, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Sa loob ng ilang oras nilang paghahanap ng mga kasagutan, doon nila napagtagpi-tagpi na ang iilan sa mga maihiwagang gamit na kanilang nasamsam ay parte ng librong una niyang nakuha. Kabilang sa mga ito ay ang mahihiwagang bertud at mga simbolo ng demonyong nakaukit sa papel. Sa puntong yon, hindi na maiwasang makaramdam ng kilabot ni Gamong buhat sa mga bagay na kanyang nakita. Naniniwala siya na kapag nabuhay ang nilalang na yon, magsisilbi itong isang malaking banta para sa kanya at sa mga taong naninirahan sa baryo. Bilang isang taong tuso, sinigurado niyang walang makakaalam sa mga bagay na kanyang nadiskubre. Alam niyang masamang pagdudahan ang kanyang mga kasama, pero para sa sarili nilang kaligtasan, kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon. Ayon kay Gamong, lahat ay pwedeng mangyari kung kaya't mas mainam na wala siyang pagkatiwalaan sa mga ito. Matapos ang kanilang ilang oras na pananaliksik, pasimple na niyang itinago ang libro. Dinala niya yon sa kanyang silid kung saan agad naman niya yung inihulog sa paa ng higaan niyang gawa sa kawayan. Nang may sakatuparan na niya ito, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama para makipag-usap. Paglabas niya noon sa kubo niya, doon bumungad ang mga mandirigmang katatapos lang maglibot sa hangganan ng baryo. Pagsilay ng mga ito sa kanya, agad naman yung lumapit para maghayag ng balita. Ayon sa mga ito, na sa kanilang paglilibot,
meron silang natagpo ang iilang mga hayop na wala ng buhay at nakalabas ang mga laman loob. Dagdag pa ng mga ito na, marami ring nagkalat na dugo sa bawat talahibang kanilang pinasukan na siya namang nagbigay sa kanila ng labis na pagtataka. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga natuklasan, wala silang nakita o nakasalubong na mga nilalang. Nang marinig naman ni Gamong ang tungkol dito, agad siyang nag-abiso na ipagpatuloy ang kanilang paglilibot hanggang sa pagsapit ng gabi. Malakas ang kanyang kutob, nagkukubli lang ang kanilang mga kalaban, matyagang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Kinagabihan noong mismong araw na yon, kabilang si Gamong sa mga taong naglibot sa kanilang lugar. Kahit 10 oras na, may mangilang-ilang pa ring nagbabantay sa pamamahay nila, masiguro lamang na wala doong makakapuslit na kaaway. Makalipas lamang ang ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, nakabalik naman sila sa kanilang lugar ng payapa. Akala nila magiging pangkaraniwan lang ang gabing yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, napapalibutan na pala sila ng kanilang mga kalaban. Habang nagkakapinoon si Gamong, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sinugod ng isa sa kanyang mga kadugo. Pag-unday nito ng taga sa kanyang leeg, bigla naman yung tumalbog dahil sa proteksyong ibinibigay ng mutsyang nakabaon sa kanyang sistema. Pag-atras ng nilalang na yon, kitang-kita naman niya kung papaano yun umangil habang pilit itong nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, nang makatayo na siya, doon niya nasilayan ang iilan pang mga katutubong nagpapalit anyo bilang mga aswang. Sa puntong yon, hindi na niya mawari kung ano ang nangyayari sa paligid gawa ng papaano napasok ng mga ito ang kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, doon niya nasilayan ang pagdating ng isang matandang may dalang tungkod na merong kulay berdeng apoy sa pinakaitaas nitong bahagi. Pagtitig niya sa mga mata nito, wala naman siya doong naaninag na parabang gawa sa purong kadiliman ang mata ng matandang yon. Ang labis paraong ikinagulat ni Gamong ay noong masipat niya ang mga kwintas nitong gawa sa buto ng tao. Pagharap nito sa kanyang kinaroroonan, nagpakawalayo ng tatlong buhay na kataga kung saan yon ang naging sanhi upang magsiluhuran ang lahat ng mga kasama niyang katutubong mandirigma. Ultimo ang matatandang nakasama niya noon sa pananaliksik ng kanilang samsam ay kasalukuyan na rin palang kaanib ng nilalang. Dahil dito, nanatili naman siyang nagmamasid habang inihahanda ang kanyang punyal. Sa pagngisi ng nilalang na yon sa kanya, ibinagsak nito ng 3 beses ang daladala nitong tungkod at kasabay nito ang nakakapangilabot nitong pagwika sa kanya ng "Isuko mo ang punyal ng kamatayan at ang mga librong iyong sinamsam. Sa pamamagitan niyan, kaawaan kita maging ang iyong pamilya. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Yan lang naman ang aming pakay. Nakita mo na kung ano ang kaya naming gawin. Wala kang pag-asang manalo." Dahil sa sinabi nito, pilit naman niyang tinataga ng kanyang sarili sa kabila ng mga bagay na kanyang nakikita. Sa isip-isip niya noon, hindi malabong mangyari ang bagay na yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na huli siya ng dating. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla namang nabaling sa kanyang kubo ang kanyang paningin matapos niyang marinig na bumukas ang pinto nito. Pagsilay niya rito, doon niya nakita ang kasama niyang naunang tumakas sa tribo para ipagbigay alam sa kanya ang mga nangyayari rito. "Huwag kang panghinaan ng loob, Gamong. Nandito pa ako. Maaaring napas lang nga nilang lahat ng ating mga kapatid. Pero huwag mo sanang kakalimutan. Buhay pa tayo.
Hanggat merong lumalabas na hininga sa ating katawan, patuloy tayong makikipaglaban. Wika ng kapatid niyang yon sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung kumuha ng tabak, sabay dali-daling tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Paglapit nito, kitang-kita sa mga mata nito ang tapang at panlulumo. Hindi kasi nito inaasahan na ang mga kaibigan nilang naging kasama nila ng ilang araw ay panlalaro lang pala ng nilalang na yon. Pagsilay naman ng matanda sa ginawa nito, agad naman yung nagpakawala ng mga usal na siyang nag-uutos sa mga nilalang na nasa paligid. Sa isang iglap, buong puwersa naman yung sumugod sa kanila na siyang naging sanhi upang salubungin niyo nila Gamong ng buong puwersa. Kahit dalawa lang sila, buong tapang silang nakipaglaban dito gawa ng alam nila sa kanilang sarili, hindi sila maaaring umatras o lumayo. Kapag kasi ginawa nila ito, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang pamilya, maging ang buhay ng kaibigan niyang nagmamay-ari ng lupa. Matapos niyang maitarak sa lupa ang punyal ng kamatayan, hindi na siya nagdalawang isip na sugurin ang matanda. Habang binabaybay niya ang daan, naging kalasag naman niya ang kanyang kapatid laban sa mga nilalang napilit na umaatake sa kanila. Nga pala mga kaibigan, konting paglilinaw lang. Hindi tunay na magkapatid si Gamong at ang katutubong yon. Yun kasi ang nakahiligan nilang tawagan sa bawat isa at ito rin ang nais niyang ipalagay. Kumbaga, kahit hindi sila magkapatid sa mga magulang, magkapatid naman sila sa paniniwala at sa dugong kanilang tinatangan. Balik tayo sa kwento. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng matanda, laking gulat na lamang ni Gamong nang bigla yung lamunin ng kadiliman. Kahit hindi siya kumurap noon, bakas sa kanyang mukha ang labis na pagtataka, gawa ng pakiramdam niya, naglaho lamang na parang bula ang nilalang sa harap niya. Pagsilay niya sa kanyang likurang bahagi, laking gulat na lamang ni Gamong nang masipat niya yung tangan-tangan ang naghihingalong katawan ng kanyang kapatid. Tumagos sa dibdib nito ang matatalas nitong kuko at kasabay nito ang pilit pang pag-angat ng matanda sa nanghihina nitong katawan. Habang sumusuka ng dugo ang kapatid niyang yon, panay naman ang pagtitig nito sa kanya gamit ang mga nanlulumo nitong mga mata. Bago yun bawian ng buhay, nagawa pa nitong maitaas ang kanyang kanang kamay habang nagsasalita kahit walang boses na lumalabas sa bunganga nito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla yung tinapo ng matanda sa damuhan na siya namang mas lalo pang ikinagalit ni Gamong. Dahil sa pangyayaring yon, sapilitan niyang sinugatan ang kanyang palad at kasabay nito ang mabilisan niyang paglitaw sa lugar na pinagtarakan niya ng punyal. Pagdukot niya nito sa lupa, muli niyang tinitigan ng matanda gamit ang mga mata niyang binabalot ng matinding puot. Walang sabi-sabi, agad namang nagpakawala ng engkantasyon nitong si Gamong at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglulo ng punyal. Bagaman hindi niya ginagawa ang ganoong abilidad ng punyal, napilitan siyang gawin ito para ipakita sa nila lang ang kanyang galit at nararamdamang kapighatian sa kanyang puso. Matapos niya yung gawin, pansamantalang nagkaroon ng kadiliman sa buong paligid at kasabay nito ang pagsilay ng mga nilalang sa balat niyang napakaputla. Nang masipat naman ang matanda ang kanyang pagmumuka, halos hindi nito maipagkakaila na lubos yung nasindak buhat sa wangis na ipinakita niya. Ayon kay Gamong na ang pamamaraang ginawa niyang yon ay ang nagbibigay pahintulot sa punyal upang gawing isang demonyo ang nagtatangan dito. Dagdag pa niya na, kaya niya ring gumaya ng wangis ng isang anghel pero hindi niya yon ipinakita sa matanda dahil hangad niyang makaramdam din yon ng takot sa kabila ng tinataglay nitong kapangyarihan. Paglalarawan niya sa kanyang anyo noong mga oras na yon,
merong umiikot na dilaw na liwanag sa kanyang ulo. Napakahaba ng kanyang buhok, namumuti ang kanyang mga mata, at meron siyang bungangang abot hanggang tenga kung saan napapaligiran niyo ng hindi mabilang na matatalas na ngipin. Humaba rin ang kanyang katawan at braso at meron siyang malaking hiwa sa pinakagitnang bahagi ng kanyang dibdib na umabot hanggang ulo patungo sa kanyang talampakan. Nakalabas na rin noon ang kanyang tadyang at palagi lang ding nakabuka ang kanyang bunganga. Sa paglitaw ng anyo ni Gamong sa harapan ng mga nilalang, ni isa sa mga ito walang nagkaroon ng lakas ng loob para umatake. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, bigla naman siyang umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang walang habas niyang pagsugod sa mga nilalang na yon. Sa kanyang ginawang pag-atake, halos mga lahati na ang bilang ng mga ito dahil sa lakas ng puwersang kanyang ipinamalas. Labis din noong ikinatakot ng matanda, nang masipat nitong lahat ng nilalang na nahawakan ng kanyang kamay, ay bigla na lamang naaagnas hanggang buto. Maya-maya pa, pagharap niya sa kinaroroon na nito, kitang-kita niya kung papaano yun manatili nang walang ginagawa. Alam ni Gamong na natigal po yon ang kanyang wangis, kung kaya't doon na niya yun inumpisahang kausapin ukol sa kasalanan nitong ginawa sa kanya. Masyado mo akong minaliit kanina. Hindi mo man lang inisip na sa akin ang punyal ng kamatayan. Alam kong alam mo, hindi lang ito ang pinakulo ng kakayahang taglay ko. Maswerte ka pa rin sapagkat nakapaligid sa lugar na ito ang pamilya ko. Kung nagkataong wala sila rito, ipapakita ko sa iyo ang nilalang na minsan sa buong buhay mo, hindi mo pinangarap na masilayan. Nag-aangil na wika ni Gamong sa nilalang. Kasabay ng kanyang pagwika sa matanda, ay ang dahan-dahan naman niyang paghawak sa braso nito. Matapos niya yung gawin, doon na nag-umpisang maagnas ang laman nito. Pilit pa noong nagpupumiglas ang matandang yon, pero wala na rin yung nagawa para mapangibabawan ang kanyang lakas. Maya-maya pa, napasigaw na lamang yon ang napakalakas habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang katawang unti-unti nang nagiging kalansay. Hindi naglaon, unti-unti na rin nawala ang sigaw ng matanda dahil sa patuloy na pagkalat ng abilidad ni Gamong. Matapos niyang gawing bungo ang ulo nito, agad naman niya yung tinapon sa labas ng kanilang tahanan habang patuloy na umiiyak. Sa pagbagsak ng kanyang punyal sa lupa, bigla namang rumupok ang wangis niyang tinatangan at kasabay nito ang mabilisan niyang pagbalik sa dati niyang anyo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang kinuha ang punyal, sabay sukbit nito sa kanyang lalagyanan. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang kanyang kapatid upang mabigyan niyo ng maayos na libing. Sa pagkakatanda noon ni Gamong, nasa bandang alas dos na yon ng umaga matapos niyang mailibing ang lahat ng katutubong na impluwensyahan ng matanda. Ang tinira niya lang dito para paglamayan ay ang kapatid niyang napaslang sa kamay ng kanilang kalaban. Habang nakalagay ang bangkay nito sa ataul na gawa sa kawayan, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang uminom ng alak. Tinagayan niya rin yon at kinausap sa paniniwalang nakikinig ang kaluluwa nito sa mga bagay na kanyang sinasabi. Sa pagsapit ng umaga, nanatili pa rin gising itong si Gamoy. Paglabas ng kaibigan niya, gulat naman yon, gawa ng ang unang bumungad dito ay ang ataul na naroon sa kanyang harapan. Paglapit nito sa kanya, hindi naman siya nagdalawang isip na ibahagi roon kung ano ang mga nangyari. Pagkarinig naman ito ng kanyang pahayag, halos hindi yun makapaniwala sa kadahilan ng ayon dito, wala naman yung narinig na ingay noong nagdaang gabi.
Gayunpaman, sa kabila ng mga sinabi nito sa kanya, pinili na lamang niya yung unawain. Alam naman kasi niya, pangkaraniwan lang din ng taong yon, kaya wala yung kakayahang makaintindi ng mga bagay-bagay. Habang lumilipas ang mga araw ng lamay, dahan-dahan ring nabubuo sa isipan ni Gamong ang hangarin niyang makapaghigante sa demonyong nagparanas sa kanya ng mga ganoong pangyayari. Okay, lupit talaga ni Gamong, no? Sobra ako naaangasan sa tao na to. Meron ako naaalala sa kanya, ganito rin kaangas yun . Pero sige, yung episode 5, mamayang hapon ulit ng 6. Ganun ulit yung update natin ng pag-upload para alam nyo yun, hindi naman maiwan yung iba para makasunod. Okay, so pahintay na lang ako ng episode 5. Masusunod-sunod na natin to hanggang finale. Kaya asahan nyo na sa mga susunod na upload natin, puro muna tayo dito sa series natin. Kasi medyo maiksi lang naman to . Kaya pahintay na lang ako. Salamat.